Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Patuloy ang pamimigay ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng El Nino sa mga probinsya. Ngayong araw, pinangunahan ng Pangulo ang pamimigay ng ayuda sa mga apektadong residente sa Caraga Region. Halos 12,000 magsasaka, mangingisda at mga kapamilya nila ang nabahaginan ng tulong sa isang seremonya sa Surigao del Sur Sports Complex sa Tandag City. Bawat isa ay binigyan ng ₱10,000 bilang tulong pinansyal. ₱10,000 rin ang ibabahagi sa kanila sa ilalim ng programang ayuda sa KAPOS ang kita ng Department of Social Welfare and Development. Mahigit ₱60,000 ang inilaan ng DSWD at Department of Agriculture sa mga lalawigan ng Surigao del Sur at Agusan del Sur. Namigay naman ang tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng 5 kilong bigas sa mga benepisyaryo ng Surigao del Sur. Mamamahagi rin ang DA ng pautang at mga kagamitan sa pagsasaka habang livelihood starter kit at training allowance naman ang ibibigay ng TESDA. May inihanda ring ayuda ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Integrated Livelihood Program, TUPAD at Government Internship Program. Sa kanyang talumpati, nangako si Pangulong Marcos na gagawing produktibo ang Surigao del Sur at ang buong rehiyon. Hinimok niya ang mga residente na maghanda para sa parating na La Niña sa Oktubre at tiniyak na naghanda ang gobyerno ng pondo at pagkain bilang tugon sa anumang sakuna. Mga minamahal na kababayan, nawa ay magsilbing patunay ang mga nabanggit kong programa ng aming masidhing hangarin. Mapagaan ang inyong mga pinapasang suliranin ngayon. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisika. Plano ng Senado na humingi ng full briefing mula sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng panibagong insidente ng pangharas ng China sa Ayungin Shoal. Kasunod nito, nagpahayag ng pagkabahala si Senate President Francis Escudero sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi niya na hihingi ng Senado mula sa DFA ang mga gagawing hakbang ng ahensya para resolbahin nito. Giit ni Escudero, kailangang magkaroon ng dialogo sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China para pahupain ang gulo sa rehiyon, kasabay ng pagtitiyak na hindi isusuko ng Pilipinas ang karapatan nito sa inaangking teritoryo. Nanawagan din si Escudero sa Armed Forces of the Philippines na humanap ng alternatibo at ligtas na paraan para magatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kinumpirma ng AFP noong Martes na binangga at ninakawan ng mga gamit ng Chinese Coast Guard ang isang sasakyan ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Isang tauhan ng Navy ang naputulan ng daliri habang 7 pa ang nasaktan sa pagsalakay. Sa kaugnay na balita, idineploy ng Philippine Navy ang kanilang bagong Acero-class missile gunboat para suportahan ang mga tropa nito sa Zamboanga City. Tinanggap ng Naval Forces Western Mindanao ang missile gunboat na BRP Lawrence Narag noong Martes. Ayon kay Naval Forces Western Mindanao Deputy Commander for Fleet Operations Captain Hilarion Cesista, mapapaigting ng bagong barko ang kanilang kakayahang magpatrolya sa mga katubigan at mga pangunahing rutang pandagat sa rehiyon. Ang BRP Lawrence Narag ay isang fast attack interdiction craft na armado ng makabagong Spike Non-Line of Sight Missile System. Ito ay dinisenyo para sa mga mabilisang operasyon ng Navy. Kinomisyon ito kasama ng BRP Hermine Hildo Yurong noong Mayo 21 sa Naval Station Jose Andrada sa Maynila. Ipinangalan ang dalawang barko kina Marine Corporal Lawrence Narag at Marine Staff Sergeant Hermine Hildo Yurong na parehong nagsakripisyo ng buhay sa laban ng gobyerno kontra sa mga rebelde sa Mindanao noong taong 2000. Wala pang itinatalagang officer in charge sa Department of Education kasunod ng pagbibitiyo ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim nito. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, mananatili pa si Duterte sa DepEd hanggang sa Hulyo 19 at wala pang pinapangalanan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang mamumuno sa kagawaran.
Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Vice Presidente na naghanda siya ng 30-day transition plan para mailipat ng maayos ang kanyang mga iiwang proyekto sa DepEd. Nagpasalamat si Duterte sa Pangulo sa pagbibigay ng oportunidad na maging bahagi ng kanyang gabinete at nangakong mananatili na naglilingkod sa bayan bilang Vice Presidente. Paghandaan na ang mas madalas na mga pag-ulang dulot ng La Niña. Posibleng maramdaman ng Pilipinas ang mahinang La Niña sa pagitan ng Agosto at Oktubre. Ayon sa PAGASA, kasalukuyang nasa neutral phase ang bansa matapos ang mainit na panahong dulot ng El Niño. Minomonitor pa ng ahensya ang antas ng temperatura sa karagatan para matiyak kung kailan idedeklara ang simula ng La Niña sa bansa. Inaasahang iiral ang La Niña sa pagitan ng Hunyo at Agosto, samantalang hindi pa agad mararamdaman ang kadalasang pag-ulan na dala ng habagat tuwing Hunyo. Inaasahang mararamdaman ang tag-ulan sa bandang dulo ng taon. Dagdag pa ng PAGASA, mas maikli ang panahon sa pagitan ng El Niño at La Niña kumpara noong 2023 kung saan nagtagal ito ng ilang buwan. Posible anyang epekto ng climate change ang mabilis na pagbabagong ito ng panahon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines na gatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.